Ayan, so kamusta ka na? So once again, I'm Raymond Tabaque at gusto ko lang mag-share sa iyo ng isang idea kung paano pa mapapa-increase yung offer mo, mapapa-increase mo pa yung sales mo gamit ang Facebook ads or gamit anong klaseng promotion or dyan sa business mo. Okay, so usually, di ba dito sa ating channel, lagi natin pinag-uusapan about Facebook ads, about strategies ng ganyan, kung paano pa magiging, paano ba yung mga tamang tactics pagdating sa Facebook ads, di ba? Pero sa totoo lang, yung pinaka nalilimutan ng karamihan, no, pagdating sa sales, pagdating sa conversion, ay yung offer mo. Okay, ano ba tong offer na to? Kung paano mo pinipresenta yung product mo, kung paano mo pinipresenta yung services mo, 'di ba? Ngayon, minsan, minsan mapapansin mo nga na mahirap nga magkaroon ng sales, mahirap magkaroon ng conversion dahil possible, marami rin kasi siyang factors eh. Ano tong mga factors na to? Possible na marami pang ibang mga services, marami pang mga ibang mga products na katulad mo, 'di ba? What makes your product different? What makes your services different? Bakit sila sa'yo bibili? So, yun yung mga kailangan mong, isolve, no? Yun yung mga kailangan mong masagot, diba? Kasi minsan, kapag nakikita ng mga tao, yung products and services mo dyan sa Facebook ads mo, marami silang mga questions na tumatakbo sa isip nila. Isang question yon kung bakit sa'yo sila bibili. Bakit sa'yo sila mag-i-inquire? Ano meron sa'yo? Kung nag-o-offer ka man ng social media services, bakit sa'yo? Dami naman sila nakikita nag-o-offer ng social media services. Ano yung merong difference sa'yo? Kung nagbebenta ka man ng networking products, bakit sa'yo? Ang dami nagbebenta ng networking products. So, nagbebenta ng condo, nagbebenta ng life insurance, yung mga ganyan, nagbebenta ng kotse. Okay, bakit sa'yo? Diba? Bakit sa'yo? Kaya, ikaw, possible magkakaiba rin yan dahil sa mga products na binibenta mo. Let's say kung nagbebenta ka ng kotse, malamang gusto lang naman talaga nila yung kotse, 'di ba? Pero paano mo may iba yung sarili mo? May iba mo yung sarili mo sa experience na nararanasan nila sa iyo. Ano ibig sabihin yun? Let's say kung paano mo sila kausapin, anong klaseng mga services ang pwede mo idagdag. Let's say kapag nagbebenta ka ng kotse, yung pala pati pala sa pag-transfer ng pangalan ng kotse, kaya mo silang i-assist doon. Kung nagbebenta ka ng condo, nagbebenta ka ng real estate, pati sa, yun yung kasing hassle doon eh, di ba? Ano pa yung mga ibang hassle na pwede lang maranasan na pwede mo pala i-offer, di ba? Na yun yung pwedeng mag-differentiate sa'yo. Let's say, ibang mga agent, hindi nila kaya yun. Wala silang kilala siguro sa ano. Wala silang kilala na nag-aasikaso ng mga papel. Ikaw, may kilala ka. Kapag sa'yo sila bumili, kaya mong i-process yun within the year or within months, no? Ewan ko paano, hindi naman kasi nag-bebenta ng real estate, di ba? Pero yung ganun, yung kayo nakakaalam sa mga ganyan, no? Paano mo, ano pa yung mga ibang hassle na nararanasan ng mga prospects mo, ng mga ideal customers mo? At ano yung pwede mong gawin para ma-solve yun? At pwede mo yung gawing additional offer sa kanila. Hindi lang ikaw basta isang agent or isang broker na nagbebenta ng real estate, life insurance, hindi ka lang isang networker na nagbebenta ng networking products, pero meron ka pang additional na ino-offer sa kanila na pwede pang makatulong sa kanila. Diba? Kaya sa totoo lang, hindi naman talaga lahat din nakasalalay sa Facebook ads. Kung ano yung pwede pang value na ibigay mo sa kanila, ano pang mga pwedeng mga solution na pwede pa i-provide sa mga problems na mararanasan nila kapag binili nila yung product mo. Diba? Let's say yun na nga, nasa ano ka, nasa networking business ka, nagtumutulong ka ng mga paano magsimula ng business nila as distributor. Ano pa kaya mga hassle na mararanasan nila? Usually nakikita ko, hindi nila alam paano magsimula. Hindi nila alam kung ano yung kailangan nilang marketing strategy. Yun pala, marunong ka mag-market, diba? Marunong ka palang gumawa ng social media page. Marunong kang gumawa ng video. Marunong kang gumawa ng Facebook ads. What if isama mo yun sa offer mo? Kapag sumali ka sa team ko, Isasama kita dito sa private mastermind namin na tinuturo ko doon kung paano ako nagpo-promote gamit itong products natin. Ngayon, it makes you different kesa doon sa mga tao na nagbebenta lang, oy, join ka sa team ko, bili ka lang sa akin. Diba? It makes you different. Yung mga ganong kaliit na mga bagay, yun yung pwedeng mag-increase ng conversion mo. Yun yung pwedeng mag-increase. Diba? Yun yung pwedeng mag-increase ng sales conversion mo. At hindi lang lahat nakasalalay sa Facebook ads. Pero yung experience na mararanasan nila kapag bumili sila sa'yo, yung experience na mararanasan nila kapag nag-inquire sila sa'yo. Diba? Let's say, kapag sila, pag nag-inquire pala sila sa'yo, bilis mo mag-reply. Pwedeng ganun. Yung palang experience sa kanila yun. Kasi sa panahon ngayon, ang daming automation. Diba? Ang daming naka-chatbot, ang daming naka-autoresponder, ang daming, puro kapag nag-chat sila, may robot na magsasagot sa kanila. Ngayon, paano mo may iba yung sarili mo?
what if ikaw talagang mismo mag-reply? What if kapag maranasan pa nila, pwede ka pa nilang tawagan, makakausap ka nila. No, sa panahon ngayon, puro automation, wala na talaga sila nakakausap. Diba kapag may question sila, yung mga ganun na maliliit na mga bagay lang, nagiging game changer yan, no, sa iba. And syempre, ito yung mga bagay na ayaw gawin ng ibang tao, which is yung kumausap siguro ng tao, ayaw nilang na may kakausap sa kanila, natatanong yung services nila, what if ikaw yung gumawa nun? It makes you a lot different, diba? At dahil doon, nagsistand out ka sa competitors mo. At ito yung mga bagay na pwedeng makatulong sa'yo para mag-increase ang sales conversion mo. Diba? At ito yung mga bagay na kahit gano'ng kakagaling sa Facebook ads, kahit alam mo yung mga analytics na yan, kahit alam mo yung mga duplication strategy na yan, alam mo yung mga scaling strategy na yan, hindi yan masosolve yun dahil lang sa mga ganitong ibang-iba. No? Yun yun. Hindi yun masosolve doon dahil ito yung mga bagay na talagang mararanasan ng tao na talagang nandun ka, no? Talagang yung experience nila sa'yo, ang ganda, okay? Ang ganda ng experience nila sa'yo to the point na nagiging different ka na sa competitors mo. Diba? So, ang gusto ko lang i-share sa'yo ngayon, ano ba yung mga pwede mong gawin para maging iba ka? Diba? Ano yung pwede mong gawin? Kasi yun yung mga bagay na yun, minsan, yun yung kinakalimutan ng mga tao, yun yung kinakalimutan nila na yun talaga yung nagbibigay ng sales conversion sa kanila. Sa totoo lang, sa mga strategies sa ginawa ko, sa mga promotions sa ginawa ko, yung mga maliliit na bagay na yun, na hindi naman ganun kakomplikado, yun yung mga tumulong sa akin para mag-increase yung sales, para sa akin bumili, kahit mga products and services ko, dami naman nagbebenta, dami namin nag-offer ng mga Facebook ads coaching, dami namin nag-offer ng mga nagtuturo about social media. Pero yun yung mga bagay na ginagawa para mas mag-increase yung sales conversion. So, ikaw, yun yung pwede mong gawin. Diba? So, yan. So, ang tanong ko sa'yo, ano kayong mga additional services or products na pwede mong gawin para mas makita ka above the competition? Ano pa yung mga additional value and services na pwede mong gawin na siguro hindi naman masyadong ano sa'yo, hindi naman kailangan ng malaking investment, hindi naman kailangan ng malaking pera, di ba, para mag-produce mo yun. Pwedeng ganun, pwedeng i-assist lang sila, pwedeng bigyan mo lang sila ng additional time mo, pwedeng bigyan mo lang ng additional experience, di ba? And I believe ito yung makakatulong sa'yo para mag-increase yung sales conversion mo. At ito yung mga hindi magagawa kahit gano'n ka pakagaling sa Facebook ads dahil yung minamarketan mo, tandaan mo, ay mga tao, hindi mga robot, no? Ano yung pwede mong gawin para mas mapasaya sila, mas maging satisfied sila, mas mapaganda yung experience nila? At ito yung hindi magagawa ng Facebook ads. I hope na nakukuha mo yun, no? So kung gusto mo yung mga ganitong klaseng video, make sure na i-click mo yung like button sa aking subscribe button para every time na mag-upload ako sa'yo ng ganito, mga direct to the point na coaching lang na sinasagot ang questions or ano pa pwede makatulong sa'yo, mabibigay ko agad sa'yo na ma-update ka agad. Okay? So yun, so kung gusto mo pa na step-by-step video about Facebook ads, i-click mo lang yung video dyan sa taas. Ginaid ko yun step-by-step para sa'yo. And yun, once again, subscribe to this channel and click the like button. And once again, I'm Raymond Tabakin. I hope to see you again sa mga next videos.